Okay, ready? Sa ating YouTube channel na Pinoy Gasmit, I Did It My Way. Ngayon po ay mayroon tayong bagong episode na How to Chicken. So, yung paggawa ng chikirig. Meron pa ako ditong ginawa. Ito po ay front hand guard o front stock ng chef guard. Medyo classic po ang design niya. Ay, ituturo ko po sa inyo ang paggawa nito. Makikita po ninyo kabila, wala pa. Okay. So, paano ko po ito ginawa? Ang unang-una po ay alam ko muna sa inyo ang mga ginagamit na tools. Pwede kayong mag-order sa online nitong chikirig set. Ito po ang aking pinag-umpisahan na chikirig set. Ang laman po nito ay mga siyempre chikirig tool. Mga tool. Ang mukha po nito. Ito. Yan. Ha? At ito po ay may mga kasama rin na cutters. Marami pong cutters yan. Yan po ay, ito ay, ito, napapalitan itong mga cutter na ito. So, at ituturo ko sa inyo kung paano paggamit nito. Ang pagtanggal po nito, may maliit na pin doon, yun, tatanggalin lang yun. So, may kasamang pantanggal yan, tatanggalin nyo yan doon, at papalitan ninyo ng mga cutters. Pwede po kayo mag-order ng mga extra cutters sapagkat pumupurol po yan na nagiging dali na patadami na gamit. Dito maka-order kayo nito. May mga makikita ninyo sa kung makikita ninyo ito sa online ay kubi itong marami itong cutters na dapat ninyong i-order din para meron kayong mga reserba. Ngayon, paano ko po ito ginawa? Ang una ko pong ginawa ay gumawa ko ng pattern drawing. Kasi kung ito'y tapos na, ganyan, kamukha niyan, finish na yan, mahirap pagdodrawingan ninyo yan dyan. Baka magkamali kayo, magkakamiro ng marka-marka yan, papangit. Natural, hindi naman ninyo mapiperfect, mahirap perfectin yan ang drawing sa kagandang direkta. Ito po yung aking pattern. Natapos na natin yung borderline. Copy yung kabila niyan. So, may chikiling na. Amazing! So, wala pa. Paano po natin ginawa yung ulitin ko, paano natin ginawa yung gagawin yung diamond? Ang una po, gagawa tayo ng linya. Gumawa ko ng linya dito. Ito. Yan. Ganon. Guhita natin. Pagkaguhit po niyan, may guhit na po yan. Ang gagamitin po nating double cutter para
yung maliliit natin chickering ay makuha natin. Ito, ito ang choice ko. So, magguhita na po natin yung isang linya ng guhit. Gamit ko itong double cutter. So, gamit natin ito. Okay. Nagawitan na po natin yung pagano. Ngayon, gagamitan naman na, kita na po natin yung design. Gagamitan naman po natin yun ng pabalagbag naman. Pabalagbag. Mag-uumpisa po tayo dito sa ating unang ginuhit sa dito sa ating diamond. Dito po tayo mag-umpisa. Ito po yung ating pinakang pattern na guhit. Pinuha natin yung diamond. Dito, mag-umpisa tayo dito. Kaya, ito na po siya. At titingnan natin kung ano magiging result nito. Na natin siya ng guhit. Kumpleto na siya. Borderline pati. Ngayon, mapapansin natin, medyo malapad pa yung top niya, yung ibabaw niya, yung surface niya. Malapad yan, oh. Hindi ka mukha nitong tapos na. Matutulis yung ibabaw. Sharp ang pagkano niya. Kaya, ang gagawin naman natin dito, palalalimin natin kasi mababaw pa ito. Guhit pa lang, kumbaga guhit pa lang ito, eh. Layout pa lang ito. Gagamitin natin sa pagpapalalim ito munang magaspang ito. Single cutter ang magaspang na ito, kaya gagawin na natin ito. Lalalimin natin lahat ng guhit, papasadahan natin. Siyempre yung isa muna, isang linyada muna, isang parallel, tapos yung pa-cross niya para pantay-pantay lahat ng guhit, pasapasadahan. Kaya ito po ay matagal, ay enjoy lang ninyo at huwag kayong mainit. So ito na yung ginamit natin na tool, cutter para lumalim yung guhit niya. Single cutter. Pero mapansin natin niya na hindi pa yan yung talagang lalim niya. May flat pa rin yung ibabaw niya. Nakita niyo, may mga kulay-kulay pang bay na ikita. Hindi pa yan. Ngayon, may tip ako sa inyo para ang inyong pagguguhit nito, ay hindi lalampas kasi mahirap kontrolin, di ba? Mayroon control niyan, lalampas at lalampas yan. So, ang tekniko dyan, titrahin ko muna siya dito sa bandang baba. Ito. Titrahin ko muna siya dito sa bandang baba. Halimbawa dito, itong guhit na to. Titrahin ko muna dito. Tapos, pagdating doon, tatapat ko doon sa borderline, saka kuhatakin. No? Pagdating doon. Bakit ko inuuna itong baba? Para yan ang magiging railing niya pag atras ng cutter, doon rin siya dadaan. Kasi kung inuna mo to, baka gumanon, mawala sa linya. So unahin muna natin itong ganito, yan ganyan. Tapos pag dating dito sa dulo na, para hindi lumampas, tatapat lang natin yung dulo ng cutter sa borderline. Tapos hilay natin. Ganun, lahat yan, isa-isa yan. Ganyan kaingat ang pag-chickering. Ganon din dito. Pagdating dito, yan, back and forth, sulong abante. Pagdating do sa borderline doon, ha-attackin natin. Pag ganon. Lahat yan, pag ganon. Ganon lahat.
para hindi tayo magkamiro ng guhit dito sa labas. So yun lamang ang mabibigay ko sa inyong tip. Ngayon ay pipinis na natin ito. Gagamitin na natin itong yan, oh, mapino na yan, mapino. Ito na ang ating gagamitin ngayon para ma-finish na natin yung kanyang mga yung kanyang sikel. Kaya upisan na natin ito para matapos na. Mapapansin ninyo, malalim yung guhit na paganon. Yung pa cross mababaw. Kasi isang direction pa lang yung inana natin. Yung kabilang direction naman ang ating gagawin ngayon. So, malalim yung paganon. Isang direction malalim. Try naman natin yung opposite direction niya, kabila. So, ito na yung ating ginawa. Ito yung kabila niya. At ito naman yung bago nating ginawa. Ang gagawin na lamang natin dito ay yung mga sulok-sulok, yung mga singit na ganyan, yung mga corner, mga ganyan, na hindi inabot ng ating checkering tool, ay i-engrabe na lang natin yung mga ilang guhit na maliliit para gumanda. At tapos ay papadublihan na lang natin yung borderline para malinis siya. Lilinisin na lang natin. So, ito na po yung ating nalinis na natin po yung parte na yun. Kaya, tapos na. Maraming salamat po sa inyong
panonood ng aking vlog na to at pag-subscribe na aking YouTube channel na Pinoy Gunsmith, I Did It My Way. At shout out po sa aking mga pinsan, si Ebendel Cayetano, si Nemi Cayetano, at yung iba ko pang mga pinsan na sina Brenda Solita, sina Joy Solita, si Jaime Jr. Puro na mga nasa abroad yung mga yan. At sa mga kay Jane Solita, ngayon din kay Mio, kay Roem, marami pa akong mga pinsan, si Sally, si Banji. Kayo po ay, mga pinsan, kumusta kayo? Yung mga pinsan ko, hindi ko nabanggit ng iba. Si Nati Auring, yung mga pamilya ninyo. Sana ipagpalain tayong lahat ng pong may kapal. Ngayon din ang mga pinsan ko sa aking father side. Maraming salamat po sa inyo lahat.